Sa oras ng ito, tayo po ngayon ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na programa. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ihanda na po natin ang ating mga Biblia higit sa lahat ng ating mga puso. At mga minamang, sa oras ng ito, akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jerby Domingo, my co-preacher. Mga minamahal, tayo po mga kapatid muli ay naririto po sa pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos na buhay. At bago pong lahat mga kapatid ko ay nagpapaabot muna ako ng pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakila at pagsamba po sa ating pong nagmamahal na Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. At ganun din po, nais ko magpaabot ng aking paggalang at double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our beloved honorable evangelist Will De Estrada Almeida and his beloved children, the Almeida family. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved honorable stand pastor, Lina C. Almeida. At ganun din po sa inyong lahat mga minamahal, mga nakikinig na nanonood sa ating palatuntunan. Magandang gabi po at naway sumaatin mga minamahal ng biyaya at pagkapala ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko sa araw-araw. Amen, hallelujah. At samantala, kasama ko pa rin po ang ating beloved brother Jerby sa aking pong kaliwa at ating beloved brother Castor Nonog sa ating pong kanan para sa ating pong mga pre-requests, mga kapatid ko. Tayo muna'y dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid, sama-sama po tayo. Dakilat mapagpala po namin Ama sa langit o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat. Nagluluwalhati o Diyos sa gabing ito, mga Panginoon, minsan pa sa paunat panalangin namin beloved honorable pastor Will De Estrada Almeida, dakilang Diyos. Pagpalain mo na wamang banal ang lahat ng aming mga kababayan. Yes. Isagana ng amin o Diyos, wala kaming magagawa. Malapanin ko kaming inaasahan o Diyos. Bigyan mo kami ng malinis na puso, mahal na Panginoon o God. Mga shortcoming namin, forgive us, O Lord. Yes. Jesus. Hallelujah. Anoint thy word of God, make them believe, O Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. We bind the power of darkness and believe and doubt cast out. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Bible, mga minamahal, sa gabing ito sa ating pong aralin. Sa John chapter 15, verse 13 hanggang 15 po tayo, mga minamahal. John chapter 15, verse 13, 14, and 15. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. Tagalog po. Dito po sa 1 Kapitulo 15, ang versikulo po ay 13 hanggang 15. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Right. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, mga minamahal. Friend of God, mga kapatid. Ito ang ating title, minamahal, sa gabing ito. At napagaganda po ng ating mga talata na unang nabasa, mga kapatid ko. Ang sabi po ng verse 14 and 15, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na inuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging alipin sapagat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong kaibigan. Purihin na dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, ay hari ng mga hari. Siya po ay Panginoon ng mga Panginoon, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay nagpakababa. Dapat po ang tawag sa atin ay alipin. Sabi ng verse 15 yan. Hindi ko na kayo tatawaging alipin, sabi ng dakilang Diyos. So dapat po ang tawag sa atin alipin. Servant. But instead, He calls us friend.
mga kapatid ko. Oh, hindi na po niya tayo tinawag na alipin. Ang tawag niya sa atin, kaibigan, mga inumahal. At ang Diyos po ay napakabuti. Napakabait ng ating mahal na Panginoon sa ating lahat, mga kapatid. Na tinrato niya po tayong friend, mga inumahal, kaibigan. He gave His life for us, sabi ng Bible. He revealed His name, His divine nature, and His power sa ating panahon ngayon, mga kapatid ko. Nakita po natin yan sa ating pambalalagawain, mga inmahal, sa Jesus Miracle Crusade, International Ministry, mga kapatid ko. Nakilala natin ang pangalan ng ating Ama sa Langit, mga minamahal. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Kristo. Sabi niya, mga kapatid ko, sa Isaiah chapter 9, verse 6, "For unto us a child is born, and to us a son is given." Jesus Christ po yan sa Bethlehem. "And His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Yung isinilang sa sabsaban, mga minamahal ko, 2,000 years ago, sabi ron ay, "He is the Everlasting Father." Pinakilala niya yung kanyang pangalan at yung kanyang divine nature, yung kanyang power, mga minamahal. Nagpagaling ang ating dakilang Diyos sa gawaing ito, mga kapatid ko. Nagpapala ang ating dakilang Diyos sa pangunat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. So mga kapatid, ang totoo nito, mga minamahal, hindi po tayo qualified sumunod sa utos ng ating dakilang Diyos. Bakit? Sapagkat marumi po ang tao, mga minamahal, makasalanan ng tao. Sabi ng Romans 3:23, "All have sinned and come short of the glory of God." Wala pong nakarating na panalangin natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sa ating mga pagsalangsang, mga kapatid ko. Pero, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, inuutusan tayo ng ating dakilang Diyos na sumunod sa kanyang palatuntunan. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, "You are my friends," verse 14, "if you do whatever I command you." Huh? Kayo'y aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang mga bagay na aking inutos sa inyo. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. So, if we have faith on Him, mga minamahal, and obey His command, God call us friend. Yun lamang pong sumusunod sa kanyang palatuntunan. Alam niyo mga kapatid ko, nagsimula po kay Abraham, itinuring na niyang bilang friend, mga minamahal, si Abraham, hanggang ngayon, mga kapatid, sa lahat ng mga naglilingkod sa kanya. Tingnan nyo, James chapter 2, verse 21 hanggang 23 po tayo. Basahin natin. Sa aklat ni Santiago, kapitulo 2, sa Tagalog po, hanggang verse 21 hanggang 23. "Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, 'At si Abraham may sumampalataya sa Diyos, at yaw'y ibinilang nakatwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos.'" Purihin ang ating dakilang Diyos, mga inmahal. Tinawag na kaibigan ng Diyos. Mismo ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ang nagsabi rito na tinawag siyang kaibigan ng Diyos, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat ang sabi rito si Abraham, mga minamahal, he's the father of faith. Kung bakit itinuring pong kaibigan ng ating dakilang Diyos si Abraham ay dahil po sa kanyang pananampalataya, mga kapatid ko. Ibig sabihin, mga kapatid, tatawagin lang tayong kaibigan ng ating dakilang Diyos kapag sumampalataya ka sa kanya. Kapag naglingkod tayo sa kanya at binigay natin ang buhay natin sa dakilang Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga kapatid, mas mainam, mas maigi at mas secured ka, mga minamahal, na ang kaibigan mo ang ating Panginoong Kristo na lang. Amen. Mga kapatid. Kasi po, sabi ng Bible, tingnan nyo, ang nagpaparami ng kaibigan, mga minamahal, ay sariling kapahamakan. Tingnan nyo. Kawikaan, kapitulo 18, talatang 24, ito pong sinasabi. Dito po sa mga Kawikaan, kapitulo 18, ang versikulo po ay 24. "Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid."
Ang nagpaparami ng kaibigan sa kanyang sariling kapahamakan. Kaya mga minaman, sabi pa po rito, ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Nakita niyo yung mga balita, mga minamahal, yung mga nakaraang balita, mga kapatid, na isang flight attendant na napakaganda, mga minamahal, ng kanyang trabaho, napaka halos, mga minamahal, perfecto mga tingnan, mga kapatid ko. Pero nagkamali po ng pakikipagkaibigan, mga minamahal. Sa kanyang pakikipagkaibigan sa iba't ibang tao, mga minamahal, yun po naging susi ng kanyang kapahamakan, mga kapatid. Dati po ganun ang buhay namin. Mga minamahal, dati kami mayroong kanya-kanyang mga barkada nung araw. Nung kami po'y alipin pa ng kasalanan, mga minamahal, kanya-kanya kami ng buhay, kanya-kanya kami ng tropa. Meron kaming kanya-kanyang mga grupo, mga minamahal ko. Pero nung aming makilala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid, pinaglingkuran namin siya, lumayo na po kami sa mga yun, mga minamahal. Ang aming pong kaibigan ngayon, mga kapatid ko, at Panginoon ng aming buhay, ang aming Ama sa Langit, ang ating Ama sa Langit, mga minamahal na nagmamahal at pinakamamahal pa sa Kristo. Sabi nang nabasa natin, ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Ating dakilang Diyos yan, mga minamahal, tinuturo. Oh, tinutukoy yan. So, ang karakter po ng talagang yung real friend, yung karakter niyan, mga minamahal ko, ay una, true and unchangeable love at all times. Pangalawa po, mga minamahal, he gave his life for his friend. Yung pong binabanggit ko sa inyo, mga kapatid ko, natatangi po yan, katangian po ng ating dakilang Diyos yan eh. Sabi ng John chapter 15, verse 13, na ating nabasa kanina, mga minamahal, walang may lalong dakilang kaibigan kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. At isa pa, mga kapatid, sa John chapter 15, verse 14 hanggang 15, mga minamahal, nabasa natin, ay kanya pong he tells his secret, mga minamahal. Yung tunay na kaibigan pala, mga kapatid ko, ihahayag niya sa iyo yung kanyang sikreto eh. O tingnan niyo, mga kapatid ko. Kayo ay aking kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga pinakilala ko sa inyo. Ito pa'y pangungusap niya ang mga minamahal bilang tao. O mga kapatid, sapag mayroon dual nature ang Diyos eh, mga minamahal ko. Ang kanyang role, mga minamahal, nung siya'y magkatawang tao bilang Diyos at bilang anak, bilang tao, mga minamahal ko. At ang isa pang pangako niya rito, mga kapatid, he will not leave us nor forsake us. Ang ating dakilang Diyos, kapag pinaglingkuran mo siya, mga minamahal, itinuring mo siyang matalik na kaibigan, mga kapatid, ang kanyang pangako, hindi kanya iiwanan eh. Hindi ka po niya pababayaan. Sa John chapter 13, verse 1, Brother Jerby, tingnan natin. Dito po sa 1 kapitulo 13, ang versikulo po ay 1. Bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nanga sa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yan ang ating dakilang Diyos. Kapag siya, mga minamahal, ay tinanggap natin yung kanyang pag-ibig, kapag tinanggap natin, mga minamahal, bilang tagapagligtas ang ating dakilang Diyos, isa ito sa pangako niya. Iibigin ka niya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan, iibigin ka niya, mamahalin ka niya. Hindi ka niya iiwanan, mga kapatid ko. Oh, purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng John 14:18, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. So, nasa ating dakilang Diyos na nagmamahal, yung lahat ng yan, nakatangian, mga kapatid ko. Oh? Kaya, mga kapatid, dapat mamili tayo ng magiging kaibigan natin. May mahal dito sa mundo. Ang tamang pakikipagkaibigan ay yung mga kaibigan na naglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, mga kapatid ko. Yung dapat yung magiging mga friends po natin, ay piliin po natin yung mga may takot sa Diyos, mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, ho? Hindi po yung mga minamahal mahilig po sa pleasure ng sanlibutan, mga kapatid. Tingnan nyo, kapag nakipagkaibigan ka, mga minamahal, sa mga taong ang hilig ay sa sanlibutan, party, mga minamahal, paggawa ng kasalanan, pag-inom ng alak, ho?
Tingnan niyo mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 5, verse 6, sabi rito mga minamahal, ang tao po na nagpapakabuyo sa kalayawan sa mundo, buhay pa siya sa lupa, patay na siya sa harap ng Diyos. Tingnan niyo. Dito po sa 1 Timoteo kapitulo 5, ang versikulo po ay 6. Datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Kita niyo mga minamahal? Ang mga nagpapakabuyo sa kasalanan, sa pleasure, mga inmahal, sa layaw ng mundo, buhay pa siya sa mundong ito. Wala na mga minamahal, wala nang pag-asa eh. Patay na sa harap ng Diyos. Unless, mga inmahal, na tayo po'y kumilala sa mahal na Panginoon. Yan lang ang ating tanging paraan, mga minamahal, para mabuhay tayo sa ating dakilang Diyos eh. Right. Yung tayo po'y maglingkod sa ating dakilang Diyos, ibigay mo yung buhay mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, hallelujah. At mga kapatid, kung tayo po'y inuulit ko po, mga minamahal, sinabi ko kanina, kung tayo po'y makikipagkaibigan, mga minamahal, sa mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos, sa mga nagmamahal sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi ka mapapahamak eh. Pero kung makikipagkaibigan ka sa mga hindi sila kumikilala sa dakilang Diyos natin, walang takot magkasala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ano yung kasabihan natin, mga kapatid ko? Tell me who your friends are, and I tell you who you are. Yan ang kasabihan natin eh. Ipakilala mo sa akin yung kaibigan mo, yung lagi mong kasama ngayon, at ipakikilala ko sa iyo kung sino ka. Ayun, mga minamahal. Bakit po? 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Ito po ang sagot, mga minamahal. 1 Corinto kapitulo 15, talatang 33. Dito po sa unang mga taga-Corinto, kapitulo 15, ang versikulo po ay 33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ayun ang sagot, mga minamahal. Huwag kayong padaya. Ibig sabihin, be wise, mga minamahal. Be wise, mga kapatid ko. Tandaan po natin yon. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali, mga minamahal. Oh. Kaya pala sinabi ni Santiago, mga minamahal, dun sa chapter 4, verse 4 ng James, mga kapatid ko, na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan daw, pakikipag-away sa Diyos eh. May mahal, pakikipagkaibigan sa masasamang tao ay pakikipag-away sa Diyos. Tingnan niyo po. Dito po sa Santiago, kapitulo 4, ang versikulo po ay 4. Kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sino po nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos, mga minamahal? Kung ang kaibigan mo ngayon, mga kapatid, ay talagang sanlibutan, ay mahal, walang takot sa Diyos, wala pong panahon sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi malayong mangyari, mga kapatid ko, na maaakay tayo. Ganon din ang magiging paniniwala natin, mga kapatid ko. Oh, praise God. Kaya mga minamahal, mag-ingat po bawat sa atin, sapagkat tayo po'y nasa henerasyon at a thankless generation. Mahal, mas maraming tao po ngayon ang hindi na po marunong magpasalamat sa dakilang Diyos, mga kapatid ko. Oh, malayo na po ang kanilang puso sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang ating mahal na Panginoon, hindi niya tayo iiwanan, mga minamahal ko, hanggang sa tayo po'y madala niya sa kanyang kaharian. Yan ang dakilang Diyos natin eh. Ano ba sabi ng pangako ng ating dakilang Diyos sa John chapter 14, verse 1, 2, and 3, mga minamahal? Huwag kayong magalumihanan. Let not your heart be troubled, sabi ng Bible. Mga minamahal, basahin natin, Brother Jerbs. Dito po sa 1, kapitulo 14, ang versikulo po'y 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Amen. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Iyon po ang kanyang plano sa atin, mga kapatid ko. Hindi kanya iiwanan. Hindi kanya pababayaan. Mga minamahal, hindi ba meron tayong, ang pagkakaalam po natin, mga kapatid, ay marami tayo mga kaibigan, kapag lalo mga minamahal na tayo po'y nasa kaginhawaan, nakapagbibigay tayo,
minamahal, pero sa pagpanahon na po ng may sakit ka na, may cancer ka na, mga minamahal, nasa banig ka na ng karamdaman, sa una, dadalawin ka pa ng mga kaibigan mo eh, mga taga-sanlibutan. Pero mga kapatid ko, unti-unti, mga minamahal, makikita mo, wala na pong dadalaw sa iyo eh. Mga minamahal, kung kailan nasa banig ka na ng karamdaman, wala na pong dumadalaw sa iyo. Noong ikaw po'y nasa maganda pang kalagayan, mga kapatid ko, ang lakas pa ng kita mo, oh, mga minamahal, nauutangan ka pa ng pera, oh, nandun po, mga minamahal, dami mong kaibigan eh. Mga kapatid, oh. Ganun na ganun, mga minamahal ko. Kasi, nasa sanlibutan eh. Pero ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, sabi niya rito, hindi kanya iiwanan eh, mga minamahal. Hindi kanya iiwanan hanggang sa madala niya tayo sa kanyang kaharian. Mga kapatid, napakagandang talata po nito. Mapabuti. Wala na pong iba. Mga minamahal, yun lang ang layunin niya sa atin. At ating isipin, mga minamahal, wala po tayong ibinayad sa dakilang Diyos para tayo po itanggapin niya bilang kaibigan. Wala po, mga minamahal. Dati tayong kaaway ng Diyos eh, ng mahal na Panginoon eh. Dati tayong kaaway. Sa Romans chapter 5, verse 10, nakasulat po ron. Noong tayo mga kaaway, sabi rito, mga minamahal, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, sabi rito. Ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Kaya ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, wala na pong kaaway yun eh, mga kapatid. Hindi na po nakikipagkaibigan, mga minamahal, sa mga taong ang iniibig ay mundo lang at hindi ang Diyos, mga minamahal. Oh? Ganyan ang mga tunay ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, may kaligtasan, mga kapatid ko. So, ang haharapin po natin ngayon, mga minamahal, yung kaaway natin. Wala tayong kaaway na tao, mga kapatid. Gusto natin na lahat, mga minamahal, madala natin sa mahal na Diyos para maging kaibigan din ng mahal na Panginoon. Ang kaaway po natin ngayon, ang Diablo, mga minamahal, ang masamang espiritu na sumisira ng buhay ng tao, mga kapatid ko. Purihin ang Diyos. Mga minamahal, kaya... Mga kapatid, masasabi ko po na ang dakilang Diyos natin ay tinatawag ka niya, hindi para pahirapan ka eh. Hindi para gawin kang alipin eh, mga kapatid. No? Hindi para ibilanggo ka, hindi po. Mga minamahal, tinatawag ka ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, para bigyan ka niya ng kaligtasan eh. Sabi niya sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 9, mga kapatid ko, "For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ." Tingnan natin sa Tagalog. Dito po sa unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 5, ang versikulo po'y 9. "Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, right, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Ganyan po kabait ang ating mahal na Panginoon. Mahinmahal, hindi niya tayo ilalagay, mga kapatid ko. Hindi niya tayo tatawagin para, mga minamahal, sumbatan sa ating mga kasalanan. No? Hindi siya lumalapit sa atin para kanyang ipakita sa atin yung kanyang bagsik, yung kanyang galit, mga minamahal. But, sabi ng Bible, "But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ," mga kapatid ko. Kaya, mga minamahal, sabi nga ng Romans chapter 6, verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life," mga minamahal, "through Jesus Christ our Lord." Mga kapatid ko, purihin ang ating mahal na Panginoon. At yung ating matalik na kaibigan, mga minamahal, walang iba kundi ang ating dakilang Diyos sa buhay, mga kapatid. Nangako siya sa atin. Alam niya, mga minamahal, yung ating kapagalan, alam niya yung ating mga kapaguran. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 11, verse 28, 29, and 30, "Mga minamahal ko, lumapit kayo sa akin," sabi niya. "Magsiparito kayo sa akin. Alam kong kayo'y napapagal sa inyong mga kaluluwa." Sabi niya, mga minamahal, "Pagpapahingahin ko kayo." Bigyan kanya ng kapahingahan. Hindi kanya bibigyan ng problema, mga minamahal. O. Kaya mga minamahal, sino pong hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos niya, mga kapatid ko? At, minamahal, iingatan kanya. Maging sa lahat po ng mga naglilipa ng mga masasamang espiritu, mga minamahal. Mga naglipa ng mga sakit, mga karamdaman. Iingatan kanya, mga minamahal. Bibigyan kanya ng proteksyon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya napakabait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sa ating pong pag-aalay ng awitin, mga kapatid, ay naghahanda po tayo sa ating mga puso para tanggapin ang ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Iniibigay na ating mahal na Panginoon.